Hello, kumusta po ulit sa lahat? Meron po ulit tayong sasagutin na katanungan dito sa ating tanungan segment bilang air conditioning technician po. So ako po ulit si Jepok, sa mga hindi pa po nakakilala. Ito po, sagutin na natin yung tanong niya. So simple lang din po ulit yung tanong niya, pero baka marami rin ang nagtatanong nito. Ang tanong kung nagbagal ba ang compressor, babagal din ang ikot ng metro. So dito po siya nag-comment. So may kita nyo, non-inverter versus inverter. So pinapaliwanag ko dyan sa video na yan kung ano nga ba yung pinagkaiba ng non-inverter tsaka inverter aircon. So ngayon ang tanong niya, kung babagal din ba daw yung ikot ng metro, siguro ang ibig niyang sabihin, kung bababa rin ba daw yung electricity consumption pagka bumagal yung ikot ng compressor. Yes, opo. Iyan ang pinakamadaling sagot doon at diretsa ang sagot. Opo, babagal din po ang ikot ng metro nyo. Actually, kaya po inimbento ang inverter aircon para po doon. Kasi nga po, yung mga inverter aircon ay kayang magbilis at magbagal ng pag-ikot o ng sabi natin pagtatrabaho. Pero yung non-inverter po ng aircon ay hindi po kayang magbagal at magbilis. So isang bilis lang siya. Full speed lang po palagi. Yun po talaga ang pinagkaiba nila. So yung inverter, variable compressor, variable speed, ibig sabihin kaya magbilis, kaya magbagal. Yung non-inverter, hindi kayang magbilis, pero tumitigil. So sasabi ng iba, bakit tumigil nga eh, di mas tipid, hindi po. Pag tumigil po siya at biglang umandar ulit, peak ulit ang andar ng takbo ng compressor. Ganun po nangyayari. Peak as in todon-todo yung bilis niya. At hindi niya kayang bumagal. Pero sa non-inverter po, tulad po ng pinaliwanag ko dyan sa video na yan, panoorin nyo na lang po kung hindi nyo pa napanood yung explanation ko para at least may idea kayo. So yun, pag bumagal yung ikot ng... Nalito tuloy ako. Pagka bumagal yung ikot ng... compressor o yung pagtatrabaho ng compressor, babagal din po talaga ang ikot ng metro nyo at bababa ang electricity consumption nyo. Kaya po inimbento yung inverter aircon. So okay, yun lang po. Napaka-ikling, sobrang ikling video lang po ulit nito. At sana makatulong po ito at sana marami na po talaga yung makaintindi ng inverter tsaka non-inverter aircon. So yan, sa mga hindi pa po nakapanood, panoorin nyo po yung video natin na non-inverter versus inverter. Gaano katagal dapat gamitin ang inverter aircon. So yan, okay. Marami salamat po sa nagtanong. Salamat sa inyo. God bless. Paki-like, paki-share, paki-subscribe. Ingat po sa lahat. God bless.